Kaya meron tayong My Hero Academia Chapter 325, kaya ano pa ang hinihintay natin? Magsimula na tayo. Kaya ang pamagat ng Chapter 325 ay Connected by One for All. Ang chapter ay nagsimula sa panel ng sapatos ni Kota. Sinubukan din ni Mineta na tumakbo patungo sa kinaroroonan ni Deko pero pinigilan siya ni Ida na sinabing ito ay hindi nila oras. Tinawag ni Kota si Deko na Midoriya ni Chan at humingi ng paumanhin pagkatapos maparalisa sa takot. Sinabi din niya na nakaramdam siya ng pagkapukaw noong nakita niya ang higanteng babae na nagsasalita tungkol sa kung paano siya ipinagtanggol ni Midoriya. Sinabi niya na ang lahat ay magiging maayos, kaya maaari na siyang tumigil sa pag-iyak. Ang higanteng babae ay umiiyak na sinasabi na maraming shelter ang tumanggi sa kanya dahil sa kanyang quirk. Sinabi niya na siya ay maswerte na nahanap niya si Deko at nagpasalamat siya sa kanya na tinawag siyang Mr. Crybaby Hero. Ang dalawa ay binigyan si Midoriya ng yakap. Ang matandang lalaki na mula sa unang chapter ay nagsimulang ipagtanggol si Midoriya na sinabing ang ibang mga sibilyan ay masyadong hysterical at malinaw na si Deko ay hindi gustong manatili doon para lamang magpahinga ng magpakailanman. Siya ay patuloy na nakikipaglaban dahil mayroong kakulangan ng hero, ngayon kailangan niyang magpahinga. Siya ay nagpatuloy na nagsalita na dahil sila ay manunood, ang mga sibilyan ay nasanay na makita si All Might na nakikipaglaban at nakalimutan na ang mga heroes ay may mga sariling puso din. Sinabi niya na pagkatapos ng digmaan maraming heroes ang sumuko, kaya ang mga natira ay kailangang may matibay na determinasyon. Tinapos niya ang kanyang speech sa pagbibigay ng katanungan, gaano katagal ang pagpaplano natin upang manatili bilang isang manunood lamang. Si Ectoplasm ay patungo sa kinaroroonan ni Endeavor Hawks at Shoto na nasa labas ng UA. Tinanong niya sila kung narinig nila ang speech ni Uravati at sinabi sa kanila na pumasok dahil ayaw nilang hindi makita kung ano ang nangyayari ngayon. Sinisisi ni Endeavor ang kanyang sarili na sinabi na pinayagan lamang niya si Deko na nagpalibot-libot ng walang pag-unlad. Itinuwid siya ni Hawks na sinabing ang pag-unlad ay nasa kanilang harapan. Sinabi niya na ang One for All ay isang kapangyarihan na nabuo sa pamamagitan ng koneksyon sa pagitan ng mga tao. Dahil dito, si All Might ay konektado kay Midoriya, si Midoriya ay konektado sa Class A at si Uraraka ay ikinonektado ang mga sibilyan kay Midoriya. Ang sumunod ay isang napakagandang double spread panel ng mga sibilyan na nag-aabot ng mga payong sa lahat ng mga mag-aaral. Sinasabi ni Hawks na kung magmula ngayon ang lahat ng mga tao ay nagsisimulang mag-isip tungko sa lahat ang isang lipunan kung saan ang mga heroes ay mayroong lahat ng oras sa mundo ay tiyak na babangon. Ipinaalala ni Shoto kay Endeavor na kailangan nilang pigilan si Toya ng magkasama. Sumang-ayon naman si Endeavor. Si Nezo ay nakikipag-usap kay Aizawa sa telepono. Sinabi niya na nagawang magawa ng mag-aaral ni Aizawa ang hindi niya magawa mismo at hiningi ni Aizawa sa kanya na sabihin kay Ida na gumawa siya ng isang mahusay na trabaho. Tinanong ni Nezo ang tungkol sa kanyang paa at sinabi ni Aizawa na hindi pa niya ito nasasanay katulad ni Mirko. Makikita natin sa isang panel ang kanyang prosthetic na paa. Si Kurugiri ay nakakulong sa Central Hospital. Ang mga doktor ay sinusubukan siyang pagsalitahin pero ayon kay Aizawa wala pang anumang progreso. Sinabi ni Nezo na kahit na ito ay maliit mayroon pa rin isang maliit na kislap na pag-asa, sinabi ni Aizawa na ang paghahanap kay Toga ay nagpapatuloy at nagawa nilang matuklasan ang kanyang pinakamataas na transformation time. Bilang countermeasure, ang lahat ng mga sibilyan ay sumasailalim sa isang punto ng isolation bago sila aktwal na pumasok sa UA para masiguro na siya ay hindi makakapasok. Sinabi ni Aizawa na ang UA ang kanilang kuta at ngayon ito ang oras para maghiganti. Ang huling panel ng chapter ay ipinakita si All Might na nakatayo malapit sa UA barrier na may balisang mukha. Katapusan ng chapter. Kaya ano ang saloobin ninyo sa chapter na ito, e-comment ninyo ito sa ibaba, kung nagustuhan ninyo ang video ay e-like ito, mag-subscribe sa channel para sa iba pang anime content. Laging mag-ingat at magkita-kita tayo sa susunod kong video.